Construct, magwa-wiring tayo para sa ilaw. Ngayon, makikita ninyo ang ginamit natin wire, pare-parehas na kulay. Dahil sa maliit nga lang naman ang bahay na to, nakakapag hinayang naman na iba-iba pang klase ang bili na wire. Kaya bumili na lang ng isang box para pagkasyahin sa linya ng ilaw. Ngayon, ang maganda sana nito para hindi tayo malito, color coding ang kanya natin. Ang linya sa lighting, mga tatlong kulay siya. Ngayon, isang kulay lang ito kaya naglalagay na lang tayo ng marking. Ito, makikita ninyo ang dalawang wire na to. Ito yung galing sa breaker. Itong dalawang ito, galing sa breaker. Ngayon, yung isang linya ng wire na may power pumunta doon sa ilaw. Ito, papunta ito sa ilaw. Yan. Tapos, ito naman na isang power, yung linya nito, pumunta sa switch. Ito. Switch ito. Itong isang wire na to, makikita ninyo, return ito. Galing sa switch, papunta naman sa ilaw. Yan. Okay. Yan. Ganito lang kakonstruct, kasimple ang pag-wiring sa ilaw. Kaya lang medyo malilito kayo kung baguhan kayo pag ganitong iisa lang ang kulay. Kaya kailangan, advice ko sa inyo, mag-color coding kayo. Tatlong kulay. Isang yung hot papunta sa switch, ibang kulay yung return, ibang kulay yung papunta sa ilaw, ibang kulay. Ang gamit natin ngayon na size ng wire 2.0 THHN stranded wire. Tapos ito, nagamit tayo ng junction box, PVC junction box, saka flexible hose 1/2. Ito lang ang gamit natin. Ito, kakonstruct ang paglalagyan natin ng nagwa-wiring tayo. Ito mga construct para maliwanag. Ito yung dalawang may power galing sa breaker. Ngayon, itong isang may power, itatap natin dito sa papunta sa ilaw. Ito. Ganito yung kasimple ito para madali maintindihan ninyo. Itong isang power na to, papunta naman ito sa switch. Ito, papunta sa switch. Itong makikita ninyong isang wire na to, yung return ito galing sa switch, papunta sa ilaw. Ito, dalawang ito. Ito ang pagdudugtungin natin. Yan. Itong isang power, papunta sa switch. Itong isang power, direkta sa ilaw. Ito. Ito naman ang isang wire na itong galing sa switch. Yung return, diretso rin sa ilaw ito. Yan. Yan ka-construct ang pag-wiring ng sa ilaw. Simple lang ito. Yan. Tapos natin na talian ito, kailangan ayusin natin ito. Katapos ayusin natin, kailangan takpan natin para maiwasin natin na kainin ng daga ito. Kasi minsan, kinakain ng daga, nagkakaroon ng shortage sa linya natin. Yun ang pagsisimula ng sunog. Kailangan sarado yan palagi. Sarado.
hindi siya makain ng ginungat-ngat ng daga.